Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sino ba naman sa atin ang hindi dumadaan sa unos? Sino ba naman sa atin ang hindi dumadaan sa bagyo? Sino ba naman sa atin ang di dumadaan sa pagsubok? We all go through storms in our life. Lahat naman tayo dumadaan sa bagyo, sa pagsubok, sa unos. Kahit sa unang pagbasa, si Job, naku po, kung nabasa natin ang aklat ni Job, sobra-sobra ang unos na pinagdaanan ni Job, subalit kanyang nalampasan. Ganyan din ang storya ni San Pablo. Ang sumulat ng ikalawang pagbasa natin ngayon, the second letter to the Corinthians. Sobra-sobra din ang mga bagyo na pinagdaanan. Subalit, napagtagumpayan. Beautiful reminder from the responsorial psalm today. They cried to the Lord in distress, and He comes for rescue and rest. Tumawag sila sa Diyos, at sila'y iniligtas sa unos. At yan din ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Literal na bagyo ang sinuong ng mga alagad habang nakasakay sa bangka. Malakas na hangin, malakas na alon, at sila'y natakot. Bakit? Dahil si Jesus, kahit kasama nila, tulog. But when they woke up Jesus, Jesus pacified the storm. And what did He say? Be still. Be quiet. Have you no faith? Be still. Be quiet. Have you no faith? Bakit importante itong dalawang ito? Be still. Be quiet. Because when we are still, we feel the work of God. When we are quiet, we hear the voice of God. And this work of God, this voice of God, they are enough to calm the storm. Manahimik. Pumirmi. Eh maganda, be still. Pumirmi. Be quiet. Manahimik. Dahil pagka tayo'y pumirmi, Diyos ang kanyang pagkilos ang siyang ating matatanto. Pag tayo ay nanahimik, hindi tinig natin, hindi pag-aalala natin ang maririnig natin, hindi takot natin, hindi pangamba natin ang maririnig natin. Pag tayo ay nanahimik, tinig ng Diyos ang maririnig natin. Beautiful words from one of my favorite spiritual authors, Thomas Merton. Sabi niya, in silence, God ceases to be an object and becomes an experience. In silence, God ceases to be an object and becomes an experience. Sa katahimikan daw po, ang Diyos nagiging karanasan.
sa katahimikan, nararanasan ng Diyos. Kapag pumirmi, nakikita ang kanyang pagkilos. Kapag nanahimik, naririnig ang kanyang tinig. Be still, be quiet, and recognize the work and the voice of God. Alam niyo po, sa mundong ito, hindi mahalaga ang katahimikan. Bawat oras, cellphone. Bawat oras, earphone. Dapat laging may kausap. Dapat laging may kakwentuhan. Napakahalaga po ng pagpirmi at pananahimik sa harap ng Diyos. Meron po akong kakilalang nanay na intindihan niya na kailangan niyang pumirmi at manahimik sa panalangin. Anong ginagawa niya? Araw-araw, gigising, alas 4 ng madaling araw. Bago magising ang mga anak, bago magising ang asawa, bago maghanda ng agahan, alas 4 ng madaling araw, para magdasal, para manahimik, para pumirmi, dahil alam niya kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. We always have something to do. We always have something to think about. We always have something to go to. We always have something but silence connects us to the most important. Stillness connects us to the most important. The work of God and the voice of God. Be still. Be quiet. Hear and recognize the presence of the Lord. Recognize the work and the voice of God. This is what brings peace. Ito po ang nagdudulot ng katiwasayan. Ito po ang nagdudulot ng katahimikan. Maghanap ng pagkakataon para pumirmi. Maghanap ng pagkakataon para manahimik. Matanto ang pagkilos ng Diyos. Marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ito ang lakas laban sa unos. Amen.